speaker, isa siya sa ginatawag na ako niya, Hikay, na pakilala ko. Minsang, nag-work man ko din kanil mama for, I think, 8 to 9 years, siguro ko nag-work din. So, ako wala kay years, ang fans ang abon niya, pag-up the night, every time na mag-abon na sila din na mag-visit man sa ilang mother, sa ilang father. And yung ako niya speaker, nabata sa November 29, 1987. Kaya nag-graduate siya sa EAP sa State Elector sa Coronadal City and was called by God to undergo some discipleship under sa Youth with a Mission. So, si RN, si registered nurse, din sa wag sang Ginoo para iwag-wag ang iya nga tulong, or ginagawang natin niya ang iyang mga mensahe para sa matag-isa. And she go to some places, hindi lamang din sa Pilipinas, siya nag-ministry, but she has the mission to speak the word of God para ihambal ang pulong sa Ginoo sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam, sa diin-diin pa nga lugar. Pinahulap ko niya sa Dubai, pero wali kami nagkabutan na nag-abot lang ko na rin. Ilang-sap sila siya niya, pwede ka rin nakakabot sa Dubai. So, she has a very, tawag sinilang, a missionary heart. Ang mga kanisi ko, long time ago, nag iyang grandmother and grandfather nag-pray for isang malangkali ng mga young people na magkanto sa Bible school. But then, wala siya kabalo nga araw ba lang sa pamilya niya ang mga missionaries na ginagawang. And also, she is active right now. Nag-work siya sa jail ministry sa Coronadal City. She is a very nice girl. Buutan din siya babaalisan din kayo makita na ito easy lang din siya. Kaliging na ako pag idugay-dugayon ang ako pagkakilala, a daughter of Dr. and Dr. Ramalan. I am honored and privileged to give her the microphone, no other than I am missionary, this is Chef Lilian Nene Malan. Alin pa ang ngalan niya, Nene Malan. Ang tama, ano eh. Ang ngalan. Tanawa, karoon pa nagprepare o. Ang mga yung prepare ang tapakar. Good evening! Good evening! Wow, this is a... Sugar, ano yung lagi? Di makitang na mo? No. Main speaker, sa last night ni Mamang Diri sa kalibutan, no? And I know that, and I believe that it's already planned by the Lord. Na may sa iyong ako may mag-rise up as a missionary. And I'm so thankful because that's the seed naging plant ni Mamang sa among na heart. Before that, may aras na ko na prepare na preaching for tonight. But then God spoke to me and impressed me. Nag-impress sa ako ng Ginoo na liwaton ko ang ako na preaching. And I'm gonna talk tonight about the mothers. The mothers of the Bible. Okay? Sino ba yung mga mother na? Isa lang! Come on! Okay. Before that, let us pray. Dear God, Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for you gather your sheep once again in this place. Father God, thank you that you are our great and mighty God. Thank you that you are the author, the perfecter of our faith. Thank you, Lord God, that you are a God who is our source of our everything. Lord, thank you that you are the source of our life and you want that life to be
live in abundant life with you, Father God. Lord, as we study about your word tonight, Subhan God, Lord, Lord, ikaw mag-shake off sa mga things that is not from you. Father, align our heart, our mind, our soul, and our strength to you. So that you can fill a spotlight in our hearts, Lord, tonight. Kung diin mo kami i-correct, i-rebuke, and encourage, i-comfort. Father, speak, O God, as I speak, Lord. Hide me sa cross ni mo so that everyone here will see your glory and praise you all the more. In Jesus' name, amen. Wala diri sa aton ang naghalin sa san sa aton papa. Kundi alien ka na. Matanan ka lang siya diri sa planet ng kalibutan. Earth. We came from the belly sa aton na mama. And tonight, it is the night na turihan sa aton mga mother. It's not a Mother's Day to go. But it's because may araw isaw ka mother of all barrio siguro ni sa mama na ginuha una sa Ginoo sa aton. This is baby Sam, ang anak ni Ai-Ai. Okay, cute no? Every bata na makita sa iyang gilipanan, cute, cute. Love. Okay? And ang nanay natin, magkapadayon. Magdatuy-tuy sa iyang anak at siya magdako na siya. And then next, but all of us came, hindi sa nanay at tatay natin, but we are the breath of God. All of us, wala may makasurvive dali kung wala gabing hawa. Sino ang makasurvive kung wala gabing hawa? Wala. Tanan kita dependent sa Bible, dependent sa breath sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. That's how amuna kadakong atong Ginoo. But sometimes, ginasulod na lang siya sa isa ka box na kung diin madaladala na siya. Ginasulod na lang ang atong pagkaintindi sa Ginoo sa isa ka gamay kahit para dito lang siya dalhod. But then it's not. Our God is big. He is greater. Number one na mama ang kurihan ka is you. Kilala niyo siya? Ang pangalan ni Eve nagahalin sa the living, life-giving or mother of all who have life. Siya ang una-una na mama diri sa earth. She came into the world na nagtunod diri nag-abot si Eve sa perfect and paradise din siya nag-start. Without any experience pa, wala pa na siya ma-experience. Walk in embarrassment, walk in fear, walk in doubt, walk in envy, bitterness, na ato ma-feel nowadays. Okay? Wala pa na time, unless atong time na nag-listen siya kung nag-obey siya sa ginhambal ni Satan sa iya. That, ano ni ang character niya sa Bible? Okay? Amen? Amen. Okay. Pag-abot niya dito nga tayo, din-disobey niya si God. And then, her sorrow came. Ang masakit, the soul of all mankind, ang sorrow. Ang sorrow niya, is siya ang naka-first experience of childbirth. The labor pain. But miracles happen. Because the thing na siguro ay wala ko ng dramat ay obligayin nga mag-explain sa iya. But because na-feel grant nag-ako ang chan niya. And then there is moving. Nag-move sa iya mag-belly. And that is the first child na nag-abog din sa kalibutan and that is Kate. Si Kate. Okay?
and then dito na siya nakahambal sa Ginoo that the Lord has brought forth a man. Dinuligan siya sa Ginoo. And ang character niya is, she is grateful. But sometimes, kita ay grateful, kita na magkasalamat lang sa Ginoo. But siya din acknowledge niya na really the strength of God na nakakaya sa iyaman paano siya nakadeliver sa baby. Ang iyong mag-ibang siya na sorrow, dapat may judgment na siya dali. Dapat i-judge na siya kaya na-disobey siya kay God. Okay? But nakita na culture ni Eve ang grasya sa Ginoo sa iya. Instead nga katungan sa pantada, nitadaan siya sa what? Sa grace. Sino pangalan may grace na pangalan grace? Okay, next. First sorrow, pinakasakit galing ng tabo kay Eve is ang firstborn child niya murderer. Okay? Gisa pa pagin ang inyong kaduwa, ang inyong second son. I don't know kung pila sa inyo dili right now ang napatiyan sa anak. Okay? Kung ang inyong mabasa ay sa prisuhan right now, as I work there in the jail ministry, I know kung paano-ano ang kasakit nila ng dito, and I don't know kung ano man ang kasakit nimo na ikaw nawalan sa sarili mong anak. But everyone in this planet will must live in God's promises to all of us. Because God's promises never fail us. Amen? Amen. Can you read it? Hindi lang sa eyes na, so can you read it with all our heart? John 1:16. From the fullness of His grace, we have received one blessing after another. Even pag bugtaw ka sa aga, it's already a blessing. Okay? Romans 5:20-21. The Lord was added, so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more, so that just as sin reigns in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life to Jesus Christ our Lord. Okay? It is not the punishment of the Lord na ang subong ni Araka ng trouble, but we live every day by God's grace. There is no good day or bad day. Every day is a great day. Kasi ang bali mo sa imong katupad. Every day is a great day. Next is Sarah. Okay? Sino may pangalan ni Sarah dere? Dere. Okay. Her name is, she is stated of princess. Meaning, guwapa-guwapa din si Sarah. Even ang mga rulers, even mga pero si Maluyag sa iya. She is a strong-willed woman. And then, pero pagkatapos sa character niya sa Bible na naghatag siya sa jealousy sa iyang heart. I don't know where you are right now as a mother, as a woman. Kung may mag-feel ka na jealousy. Okay? Hindi ka na siya bago. Because even the first and the second mother here in the planet, on the planet, naka-experience na sa punas. Her sorrow. Ang sorrow niya, childless siya. 90 years of her life. I don't know kung ikaw na make mo sa iyo na life na isara ka man. So you waited patiently for the Lord to give you a child. But God's promise revealed and fulfilled sa kalendaryo sa Ginoo, hindi sa kalendaryo ka. Ang iyong mga promesa sa atong tanan, nagatupad, nagafulfill sa kalendaryo lang sa amay. Okay? In waiting period, mag-aas kita question. Sa ato na waiting period sa Ginoo, magkabata ka ba? Magkabasa ka ba where it comes? Saan o makabayad sa punta? Saan o magkasmerdo? Okay? There's a waiting period sa ating tanan.
How many years?